Magandang araw mga kapasta. Kwento po ito ng mama ko na laking Negros Oriental. Patawag na lang pong Alona ang mama ko. Naisipang magbahagi ni mama para in case na nakikinig yung mga pinsan niya dito ay maiparating niya dito na namimiss niya na mga ito. Watak-watak na kasi mga pinsan ni mama at nakapag-asawa na sa iba't ibang lugar. Wala ding komunikasyon sila mama. Siguro ay dahil hindi pa usong cellphone noon. Kwento ni mama, meron silang mga lupain sa bundok na madalas kapag nagkayayaan ay pumupunta sila doon pagkatapos nagka-camping. Hindi pa noon uso yung mga nabibiling tent. Mano-mano daw ang pagbuo nila ng tent. Merong maliliit na kubo doon na pwede naman daw paglutuan nila. Ilang beses nang nagawa nilang magpipinsa na mag-camping sa lugar na yon. Kaya sigurado sila na safe talaga. Nung huling beses na mag-camping sila mama doon ay noong 18 years old pa lang sila. Plano daw nila na 2 gabi sa camping. Pero noong ikaunang gabi nila ay may kakaibang nangyari. 4 daw silang magpipinsan. Unang nagising si mama. Napanaginipan niya daw na may engkantong kumakalampag sa labas ng tent na parang ginigising at pinapaalis sila. Kinaumagahan, nagkwento naman yung isang pinsan nila na nakarinig daw siya na parang may tao sa labas ng tent. May nakita din daw siyang mga anino na papalapit. Nakakagulat dahil yung pinsan nila na naginip din ng kapareha kay mama. May mga nakapalibot daw sa tent at hindi nila malaman kung mga tao ba ang mga ito. Parang gusto daw silang paalisin sa lugar na yon pagkat niyuyugyog yung tent nila. Ang pagkakaintindi nila mama ay baka nagambala nila kung sino man yung nakatira doon kasi ang ingay daw nilang magpipinsan. At eto pa po ang kinaumagahan. May nakitang mga bakas ng kamay sila mama na nakapalibot sa tent nila. Bakas ng mga kamay pero puro putik yung nakadikit. Takot na takot sila mama. Yun daw ang unang beses na nangyari yun. Wala naman daw silang kababalaghan na na-experience sa tagal nilang nagka-camping sa lugar na yun. Imbis na may isang gabi pa sila para mag-stay doon, ay minabuti na lang nila mama na umuwi na agad. Usong-uso daw kasi noon ang kwentong engkanto at mga pamahiin, kaya natakot na din sila. Pagka-uwi nila, ay naikwento nila sa mga tita nila ang nangyari. Mabuti na lang daw talaga at walang nangyaring masama. Eto na po yung part kung saan lahat sila mama ay nabigla. Kasi pagkaalis nila mama sa bundok, kinagabihan noon ay may gumuhong lupa doon mismo sa lugar kung saan sila nagtayo ng tent. At pati yung kubo na tabunan ng lupa. Yun sana yung 2 gabi na matutulog sila sa bundok. Hindi makapaniwala ang magpipinsan. Kasi kamuntika na daw silang mailibing ng buhay. Noon lang daw nila napagtagpi-tagpi kung bakit halos pare-pareho sila ng napanaginipan. Nakakatakot kung iisipin kung hindi napanaginipan nila mama na may nagpapaalis sa kanila sa lugar na yon ay hindi pa sila aalis. Ang sabi pa nga ng lola ni mama, baka yung mga tumulong daw kila mama ay yung tagabantay ng bundok. Mga uri ng mababait na engkanto daw. Malamang daw ay hindi naman ibig manakot ng mga ito. Gusto lang daw mailigtas sa kapahamakan sila mama. Hello po kapasta. Ako po si Jessie ng Aurora. May kaibigan ako sa Amerika, pinaygin po siya, pero nakapag-asawa ng AFAM at 5 taon na nga po siyang naninirahan doon. Marami po siyang naikukwento sa akin, mga chika, about po sa buhay niya. Pero ito po talagang tumatak sa akin at sinabi ko po sa kanya na ibabahagi ko po ito sa inyo mga kapasta. May 2 anak na sila ngayon ng AFAM at sa loob ng 1 linggo, ay mayroon daw silang family day. Nagbabiyahe silang pamilya sa iba't ibang lugar doon.
Isa sa nakwento niya sa akin ay noong mag-camping sila. Camping site daw talaga yung pinuntahan nila, kaya ligtas din kahit kasama nila yung mga anak nila. Doon daw sa camping site na napili nila yung magandang lugar kasi pwede silang mag-hiking saka fishing. Yung kaibigan ko, abala daw siya sa pag-iihaw ng barbecue nang biglang kinalabit siya ng bunsong anak niya. May narinig daw yung bata na sumisigaw. Dahil wala naman silang narinig, ay ipinagsawalang bahala lang nila. Pagkatapos, ay yung panganay na anak naman daw ang lumapit sa kanila at nagsabi na may narinig nga daw yung sumisigaw. Pinatulog niya na lang daw yung dalawang bata para hindi na matakot at kung ano pang isipin. Nang patulog na daw silang mag-asawa, doon pa lang nila narinig yung malakas na sigaw ng isang babae na tila daw humihingi ng tulong. Parang nanggagaling daw doon sa mapunong parte ng camping site. Ang unang sumagi sa isip ng kaibigan ko, baka may naligaw doon at nangangailangan ng tulong. Kaya naman, dali-daling nilapitan ng mag-asawa kung saan nanggagaling yung sigaw. Nang makaramdam itong kaibigan ko ng kilabot, yung pakiramdam daw na hindi lang sila yung nag-iisa sa lugar na yun, ay agad na bumalik sa tent yung dalawa. Saka nag-report na lang daw sa patrol doon. Maagap naman daw yung mga ito kasi baka nga daw may naliligaw doon at humihingi ng tulong. Nang walang sinyalis ng tao doon sa lugar kung saan narinig yung boses, ay pabalik na sana yung patrol, lalo na't na-check nila na wala naman daw nawawala sa mga nagka-camp. Hanggang sa na-discover nila na may katawan ng tao doon sa mismong lugar na pinanggagalingan ng sigaw. Natatabunan ito ng mga tuyong dahon. Yung katawan daw ay mukhang tatlong araw nang nandun ang bangkay. Napauwi daw kaagad ang pamilya ng kaibigan ko. Hindi rin nila ipinaalam sa anak nila dahil baka matroma daw ang mga ito. Lalo na at ito yung unang nakarinig ng sigaw ng babae na inaakala nilang humihingi ng tulong ng mga oras din yun. Ngunit tatlong araw na palang patay at natatabunan ng mga tuyong dahon. Bago sila makaalis ng campsite, ay may nag-interview pa daw sa mag-asawa. Simula noon, mas pinili na nila yung lugar na pupuntahan nila. Umiiwas na sila na magstay sa mga bundok. Nag-iingat na daw sila. Wala naman daw talagang 100% na ligtas na lugar. Matagal-tagal na rin buhat ng mangyari ito. At so far, sa dalas ng pagbabiyahe ng pamilya niya, ay wala naman daw kababalaghan pa na nangyari. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig. Matagal na po akong binabagabag na experience ko na ito. Hindi ko maiwasan na maisip na kung yung sinalihan ng organisasyon ng asawa ko ay hindi pangkaraniwan. Hindi ko po alam kung qualified ito sa horror story. Pero totoo talagang nangyari ito sa amin. At hanggang ngayon, kahit anong isip ko, ay wala talaga akong makitang paliwanag sa nangyari. Tawagin nyo na lamang po akong Marie. Ang asawa ko naman ay member po ng isang samahan o organisasyon na hindi ko na lamang po papangalanan. Bilang tanda ng samahan nila, lahat ng kasapi ay may unique na tattoo sa braso. Nagkaroon ng event ang organisasyon nila. Ang tema, camping sa isa pong resort. Nirentahan nila yung isang resort kasi medyo marami silang kasapi. Sinama po ako ng asawa ko. Parang normal lang naman yung samahan nila kasi observant ako at lagi kong iniisip din na baka may ibang ginagawa ang asawa ko sa grupo na yun. Pero hindi naman dahil magaganda po yung ginagawa ng samahan nila. Nagdo-donate po sila sa mga charity at tumutulong sa iba't ibang komunidad. Balik po tayo doon sa usapang camping. Nagkayayaan na mag-inuman sa harap ng malaking bonfire. Halos lasing na po ang lahat. Ako kasi nakailang shot na din
Matapos yung asawa ko, bagsak na rin. Kaya inihatid ng mga kasama sa tent. Napansin ko pa rin na parang hindi na makatayo sa sobrang kalasingan naman ito. Ang tanging hindi palasing ay yung isang lalaki na madalas ding makausap ng asawa ko doon sa samahan na yun. Medyo papikit-pikit na ako habang dahan-dahan kong isinasara yung zipper ng tent namin nang biglang makita ko yung lalaki na yun. Ang akala ko ay dahil lang sa kalasingan niya, kaya niya nagawa yun. Hinubad niya yung damit niya saka pumasok po sa apoy mismo. Gamit ang kamay niya ay inialis niya yung malalaking kahoy doon sa apoy na parang hindi napapasok yung katawan niya. Napatulala na lang po ako, lalo na nung lumabas siya sa apoy nang wala man lang bakas ng sunog sa katawan o kahit na anong pamumula. Hindi ko po alam kung dulot lang ba ito ng alak dahil alam kong may tama na talaga ako nung mga oras na yun. Yung huling naalala ko ay humawak siya ng nagbabagang kahoy saka pumasok sa loob ng bonfire. Basta nung umaga na yun, inobserbahan ko yung lalaki kung meron bang bakas ng kahit na ano mula sa apoy. Pero wala talaga. Wala kahit anong lapnos o marka dahil sa nangyari. Saka ko lang napansin ang laki ng sakop ng bonfire at sobrang lapit na sa tent namin. Gumagapang na daw kasi yung apoy at lumakas na. Mabuti na lang daw dahil may nagpatay pala ng apoy sa kahoy at naagapan ng sunog. Hinahanap ko uli yung lalaking nakita ko nung gabi. Pero ang sabi ng ibang mga kasamahan niya, nauna na raw na umalis. Hindi talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Isipin niyo na baka lasing lang ako. Pero hindi talaga. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Naikwento ko pa yun sa asawa ko, pero tinawanan lang ako. May alam kaya siya patungkol sa nakita ko? O baka may itinatago yung samahan nila? Hi po mga kaibigan! Sana po yung magtagal pa ang channel na ito dahil dito lang talaga ako nalilibang pagkatapos po ng trabaho ko. Ako po pala si Michelle ng Cavite. Familiar ba kayo sa ghost hunting application noon? Yun pong i-open mo yung camera mo tsaka madidetect yung application kung may multo, kung saang lugar mo yun itinatapat. Hindi ko sure kung meron pa po siya ngayon, pero dati nauso po talaga yun. Alam namin na hindi po totoo yun, pero tuwang-tuwa lang talaga kami, lalo na kapag tumutunog na sinyalis na may multo daw sa paligid. Saka kami humahagalpak ng tawa. Hindi ko naman po sinasabi na totoo yun, pero nung kasama ko yung kaibigan ko nung high school, nag-camping po kami sa school namin at isa po sa napagtripa namin gawin ay mag-ghost hunting kuno. Ginagawa namin yun sa hallway, sa loob ng CR at sa matidilim na lugar. Sakto, nag-iigib kami noon nang malapit sa damuhan kasi nandun yung gripo. Sinubukan ko pong gamitin yung application. Nung mabilis na tumunog yung phone ko, na sinyalis na may multo na doon sa tinatapatan ko ng camera, ay hinarap ko sa madilim na parte ng lugar. Tawang-tawa talaga ako nang makita kong takot na takot yung ibang kasama ko. Baka raw napapaligiran na daw kami ng multo. Yung ibang kasabayan namin na nag-iigip galing sa ibang section ay nakatingin lang at pinagtatawanan lang kami. Yung iba namang classmate namin ay pinapahinto na ako at hindi raw magandang biro yun. Huminto naman ako sa pagtawa nang biglang marinig namin na may kumakantang mga bata. Sabay-sabay silang kumakanta. Nagtanong agad ako kung narinig nila yung naririnig ko at sabay-sabay silang tumango. Nagpalingali nga kami kasi madilim na at wala namang mga batang kumakanta. Nanayo yung balahibo namin sa batok. Sa camping kasi wala namang kaming kasamang mga kinder o kaya naman mga grade school na bata. Kaya bakit kami makakarinig ng ganun? Pupunuin pa sana namin ang timba ng tubig para sa CR
pero tumakbo agad kami pabalik sa tent namin. Nanginginig yung kamay ko, lalo na kapag naririnig ko pa rin yung tunog. Pati yung ibang section natakot na sa amin, kasi syempre, rinig din nila yung kumakantang mga bata. Agad ko namang dinilit yung app na yon sa phone ko. Nagsisisi ako na pinagtripan ko yung mga kasama ko. Pero ito pa po yung mas nakatatakot. Hindi nga po, na-delete ko na yung app. Habang nag-hiking naman kami, nagulat na lamang ako nang marinig ko yung phone ko na tumutunog. Yung tunog na yon ay maririnig mo sa app kapag may nadidetect na kaluluwa. Nagtinginan kami ng mga kaibigan ko. Sinamaan ako ng tingin. Bakit daw hindi ko pa binubura yung app? Nasa bundok pa naman daw kami. Tiningnan ko ulit kung nandun pa ba yung application na yon. Pero wala naman na. Sigurado ako na nabura ko na talaga siya. Sunod kong tinanong ay kung narinig ba ng ibang classmate ko yung tunog. Kasi naman baka guni-guni lang namin. Pero narinig din daw pala nila at sa akin ang gagaling yung tunog na yon. Second anniversary namin ng boyfriend ko. Ngayon ay ex ko na. Supposedly, plano talaga namin na mag-camping kami together. Kaso hindi na kami nakaabot sa petsa ng plano namin. Dahil nga po ex ko na siya ngayon. Nagloko ba naman bago pa po yung petsa ng anniversary namin. Sa sobrang broken ko noon, ako na lang po yung nag-solo ng camping doon sa lugar kung saan namin binalak. Malapit lang naman yun sa lugar namin at nasa paanan lang po ng bundok. Wala pong ibang taong nandoon. Pero bago po ako umakyat, ay nakapagpaalam po ako sa nagbabantay ng lugar na yon. Ako lang daw po bang mag-isa? Nagsinungaling na lang ako na kasama ko nga po yung ex ko. Pauwi na daw po kasi yung bantay. Siguro dahil na rin sa sobrang broken ko ay hindi po ako natakot na mag-camping na mag-isa. Parang nangingibabaw sa akin yung sakit. Sa isip-isip ko nga noon, kahit siguro makakita ako ng multo, ay wala akong oras para matakot dahil masyado akong nagluluksa para sa relasyon namin. Hindi ko alam kung tama ba yung desisyon na magpunta ako doon nang mag-isa. Kasi dahil doon, bigla po akong naka-move on nang wala sa oras. Marami kasing nangyaring kakaiba noong nag-solo ako ng camping. Naglasing ako mag-isa at natulog kaagad ako. Pero naalimpungatan ako nung madaling araw. Kasi may narinig akong kumakaluskos sa labas po ng tent ko. Tapos maya-maya pa, nakita ko na parang may bumuka sa zipper ng tent ko. Doon na po ako kinabahan dahil baka ako may ibang tao. Gamit yung flashlight ng phone ko ay itinapat ko sa tent. Pero walang sinyalis ng tao. Sumilip ako mula sa loob ng tent at i-check ko po ang paligid. Pero kahit kaluskos ay wala na po akong narinig. Kasi kung may tao nun, dapat narinig ko na naglakad paalis. Kinakabahan ako ng mga oras na yun. Doon pa lang, naging effective na sa akin yung takot. Sinara ko ulit yung zipper ng tent ko at bumalik ulit ako sa pagtulog. Kinabukasan ng umaga, paglabas ko ng tent ko, amoy na amoy ko yung panghi sa labas mismo ng tent na para bang may umihi doon. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang at nagligpit na. Bago ako umalis, kumuha ako ng mga larawan ng paligid sa kanang tent. Tinitingnan ko na yung kinuha kong larawan sa loob ng gallery nang maagaw ang pansin ko ng isang larawan. Larawan mula sa labas ng tent habang natutulog ako nung gabi. Madilim na madilim, pero dahil may ilaw sa loob ng tent ko, kaya kitang-kita na nakahiga ako sa loob. Kinilabutan po talaga ako. Wala sa sariling na delete ko yung mga larawan na yun dahil na rin sa takot ko. Dumating din yung caretaker ng lugar at naikwento ko yung nangyari. Hindi naman nagulat at ipinabura na lang sa akin yung mga larawan para daw hindi ako masundan. Pagkatapos po ng experience ko na yun, naka-move on na ako sa ex ko.
dahil sa sobrang inis at galit. Dahil hindi ko mararanasan yung kababalaghan na yun kung sana kasama ko siya at hindi siya nagloko.